But thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption, for thou hast cast all my sins behind thy back. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for thy truth. The living, he shall praise thee, as I do this day. The Father to the children shall make known thy truth. The Lord was ready to save me, therefore we will sing my songs to the stringed instruments all the days of our life in the house of the Lord. For Isaiah has said, let them take a lump of pitch and lay it for a plaster upon the boy, and he shall recover. Sabay. Hezekiah also said, what is the sign that I shall go up to the house of the Lord? Let's pray, Lord. Mga salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo pagpala. Ang pag-aaral, mga data namin, maintindihan namin, nangyari dito kay Hezekiah last week. And last week, Panginoon, maganda rin yung nangyari. Nakaligtas sila sa kalaban nila. But this time, personal na pagsubok. Siya po'y iniwan niya, mamatay na, but siya po'y nabuhay muli, nagdagan yung kanyang taon. Makita namin yung mensahe namin ngayon. Mensahe niyo sa amin, gusto mo sabihin, nagandiyan namin na kayo pa may hawak ng buhay namin, nag-extend, at minsan nag-umukuha kung kailan yung gusto, Panginoon. So, nakatotohanan ang makuha namin ngayon. Gabay niyo rin yung likod, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay, ang hirap. Good evening po sa lahat. Good evening po. Title po natin ngayon, bago sabihin. Wait lang. Ayan nangyari. Yung mga last time natin, balikan lang natin na mabilis. Last chapter, last four chapters. So, nasa 38 na tayo. So, yung last, Judgment of the Nations. So, again, from 36, nagbago yung tema, di ba? Kwento to ni Hezekiah, very important character in the Bible, very positive. Though may negative siya, konti lang, pero meron. So, kaya kita-kita natin dito. And then, sa 35, the sorrow, sighing shall flee away. Pagkatapos nun, yun na, si Hezekiah na. With their clothes then, yun po yung trineten sila. Then last week naman, whom hast thou reproached and blasphemed? Yung title natin, pero ang kwento doon, yung pinatay ng Diyos si Sennacherib. Actually, ginamit yung kanyang mga anak. Natali yung army na malaki. No? Miracle po yun, angel of the Lord. So, napaganda. Pero this time naman, ito nga, personal na problema ni Hezekiah, bakit naman siya binigyan ng sakit, no? Hari ka na, may sakit ka pa. Siguro, kaya kasi basta pag naalala niya lagi, siguro hindi niya inaasahan. Kasi malusog siya eh. Pero may asthma rin pala siya. Bata siya. Pero nawawala kasi pag lumalaki. So hindi niya inaasahan magkaroon siya na sakit na gano'n. So malakas naman. So, yun siya, magtatanong ka minsan sa Diyos. Amen? And sino pa ba yung mga haring may sakit dito? Hindi ko makakalimut si Asa, eh, di ba? Sino pa ba? Ayun lang po eh. Kasi namatay sa... Sino pa? Mga haring may sakit. Magkasakit. Wala nang maalala. So yun, kaya title natin ngayon. So, next chapter, meron pa rin siyang kwento. Yun yung negative, medyo negative na. Kay Hezekiah. And then, madami pa to eh. So, tingnan natin yung sa Bible nyo. Pakitingnan sa... Huwag yung sasarado. Tingnan nyo lang sa 2 Kings 20. 2 Kings 20. Yung 18 and 19 yan, yan po yung parallel sa Isaiah na. Hindi na natin tinignan last time, pero kasi medyo ngayon, may mapansin, medyo ano eh, pagkakaiba. Diyan na kayo, 2 Kings 20, tama ba ako? Tama, di ba? So, mag-uumpisa yan, ganitong-ganito rin.
Pinagkaiba lang ng Isaiah 39, meron siyang mahabang prayer sa bandang uli. Okay? So, kaya na buksan nyo lang yan. Habang sinusundan natin sa Isaiah 39. So, na, first lesson natin, para sa mga bata, batang Kristiyano rin. May mga kwento po sa Bible, ilang beses sinabi sa Bible. Ito na, actually, uulit na naman yung Second Chronicles. So, bakit ganon? Bakit ba inuulit yung mga bagay-bagay? Importante. Okay? And then, especially ito, kasi iba sabihin, pag minsan saray ka na sa Bible, iba sabihin sa atin, eh, ganyan naman talaga sa Bible, eh, siyempre. Hindi na nakagulat yung nabuhay siya ng 15 years. Tapos yung araw, eh, ano, bumalik. Di ba, minsan, dahil like, puro miracle like kita natin dito, pero ang tindi natin, hindi naman ganun kadalas yan, eh. Pag binilang mo yung hindi araw-araw, hindi pag araw-araw, hindi na miracle yun. Okay? So, si Ezekiah, yung dalawang miracle matindi sa kanya, bukod sa araw, yung kanyang nagamot siya, and then yung kay Sinake din. Yun lang naman ang alam ko eh. Okay, so, first lesson, maraming mga kwento sa Bible, inuulit-ulit sa iba-iba lugar. Okay, so, siya may importante. Oh, so, bisara natin. So, ang title pala nito, hindi ko nasabi, no? Title natin ngayong gabi is yung bandang huli. The father to the children shall make known thy truth. Sa Tagalog, yung tatay papunta sa anak, papaalam nila ang katotohanan ng Diyos. Okay, hindi sinabi Diyos na pero yung nakausap niya mamaya. So kasi, ba't ganun yung title natin eh? Pwede rin itong dadagdagan ko na lang later ha? Kasi hindi wala pa akong maisip na ano. Siguro, the healing yung kay Hezekiah na lang, ganyan. Para kitang-kita agad sa title. Pero ang magandang title dito is, the father to the children shall make thy known thy truth. Kasi nga, after niyang magamot, nagpuri siya sa Diyos. Okay? And then, isa-isa mga sinabi niya. May kinalaman din sinasabi ko kanina sa pagpupuri natin dito. Kailan lang yung mga kulto na naman, inaaral ko kasi nakaka-irita eh. At may sari-sari din silang paraan, no? Pero hindi tama yung pagpupuri nila sa Diyos. So, kaya mamaya, yun yung magiging topic natin. So, anyway, ulahin natin yung kwento. Okay, ayan na. Kaya sabi, in those days, tingnan nyo dyan, ha? Parehong-pareho yan. Parang kinopia, eh. Meron lang mamaya yung sequence na may iba. In those days, was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him, and said unto him, thus saith the Lord, set thou thine house in order, for thou shalt die, and not live. Pareho-pareho halos dyan, di ba? So, ano yung unang another lesson dyan? Blessing ba yun? Namamatay na siya? Naghari na siya ng matagal na panahon. Depende saan. Siyempre hindi, di ba? Matay ka. Pero nakita ko, may hidden blessing dito. Kasi, again, parang dito ko lang nakita yung winaming ng Diyos na mamatay na isang tao. Sino nakakalam kailan ka mamatay? Di ba? Halos wala eh. At sa Bible na lang, may sinabihan bang Diyos na ganun, na iba? Wala akong maalala. So, sabihin, blessing to kasi, parang winamingan siya, dahil mamatay na siya, ngayon, next year, mamatay ka na, anong gagawin mo? Di ba, tapos mapagandaan mo? Do tayo, dapat, kaya nga lagi tayong dapat ang buhay natin, sabi ng mga preacher, totoo, dapat yung mga preacher na pag mag-preach ka, kaala, ay, yung para ka mag-preach na, yan na yung huli mong preaching. Ganon din kayo, magpupuri kayo sa Diyos, maglilingkod kayo sa Diyos, anong ginagawa nyo, ganda kayo ng pagkain, huwag mediocre. Ibig sabihin, inasarapan mo yan. Kasi maaaring bukas, wala ka na. Paano kung nag-alam mo na, pangit pala nung pagkakaluto mo, di doon ka naalala. Nuhari lang, ha? Nuhari, si DM. Ayan, mag-drive na si DM. Mag-drive na ako. Ako na yung maghahatid sa, ano, mga member, ha? Nabangga pa, kunwari, ah, Sunday, nabangga. Lunes, namatay na si DM, wag naman. But, ang pangit naman, di ba? Kasi, parang, di nag-ingat or something.
So kaya, yan, sinasabi ko na tuloy, yung blessing kay Hezekiah, binigyan siya ng Diyos ng ganong privilege na, again, hindi yun binibigay sa iba. Kung alam natin kung na tayo mamamatay, paplanuhin mo na yun. Ano nga yun? October 24, 2024. Oh Peter, mamatay ka ng October 25, 2025. Paplanuhin mo bawat araw mo. Ano gusto mong gawin sa buhay mo? Unari lang. Kasi Jamie na lang. Ano na? Unari, next year ka na. Ha? Pag-aasawa ka na. Asa, mahaba na may asawa mo. Pag gano'n. So, sa nakuha nyo ba? Medyo, siyempre, malungkot, no? Huwag naman. Pero, blessing pa rin. Kasi, again, kung sakaling bibigyan ng Diyos sa inyo, sabi kasi dyan, set your house in order. Pagpaplanuhan mo na, alam mo, kung hari ka, hindi ka basta-basta, may iwanan ka. So, ayusin mo, ihahanda mo siya para maging maayos yung buhay nila. Pag wala ka na. Okay? At iba, syempre, alam mo na yung mga pag ganyan, mamamatay na, di ba, tinatawag ka silang bucket list eh. Gagawin ko na lahat ng gusto kong gawin, mamamatay. Obviously, pag unbeliever, di ba, gagawin yan. Unbeliever, iba rin. Okay? Ganda pag-usapan to. Anong gagawin niya pag gano'n? Saka na lang. Oh, lilikod ka na sa Diyos nun. Siguraduhin mo ligtas lahat ng mahal mo sa buhay, puntahan mo. Na. Ayan, so excuse. Ayan, so ang next point ko doon, nabanggit ko na kanina, while hindi na tayo bibigyan sigurado ng Diyos na lahat ng ganitong privilege na malalaman mo. In a way, alam mo na rin. Anytime pwede ka mamatay, so gawin mo na ngayon. Yung dapat mong gawin at alam mo naman yan. Amen? Ano yung mga pwede niyong gawin? Dapat niyong gawin. Sandra? Amaya na pala. Hindi, kayo nga maganda unahin eh. Ikaw, Prince, anong gagawin mo? Mamatay ka na next year. Bata pa. Eh ba, ganun eh. Kakainin ko lang ng kakainin ko. Pupunta ako yung gusto kong puntahan. Iba, mga nasa bucket list nila. Yung mag tatalon sa ano, skydiving. Bungee jumping. Doon ka pala namatay, no? Ikaw, Edgy. Spiritual eh. Pero yun talaga yun. Di mo naisip yun? Iksaan ko na lang ha, kasi tagal yung sumagot eh. Pero yun yun, maglilingkod ka na sa Diyos. Ba? Wala isang taon, wala na yun. At least makahabol ka ng rewards. Okay, first point pa lang yan. So yeah, anyway, si Kaya, anong ginawa niya? Alam mo, lalo ano ka, hari ka, maraming privilege ang hari. Pero sabihin natin kahit hindi ka hari. Kaya ang naging reaction niya dito, ano daw? Siya ay humarap sa wall. Di ko alam, pati dyan, di ba? Ganun din. Sige nga, bakit nakaharap sa wall? Kasi ewan pa ito yung mukha mo. Di, pero kasi nga naman, kung dito ka nakaharap kung kanino, di ba? Madalas tayo, nag-asadala tayo ng talagang matinding panalangin yung gagawin mo. So, para masarili mong Panginoon. Kaya rin ganun. At ito lang po yung panalangin niya, mapakaigse. Ganyan din dyan sa 2 Kings. And said, "Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth." Pansinin niyo yung truth. Okay? "And with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight." And Hezekiah wept. So tapos na yung panalangin niya agad. Kasi sinabi ang Lord, huwag mo ko munang patayin. Lord, ilan taon na ba siya dito? Wala sinabi, no? Pero actually, ano to eh, may bilang to eh. Kasi itong
At may weird nga dito yung King of Pasir, di ba patay na. Pero possible kasi bumalik ulit yun eh. Yung panahon din ni Hezekiah yung nasakop yung North. Okay? Samaria, Israel. So anyway, ito yung pangako. No? Yeah, dito muna tayo. Ano napansin sa panalangin niya bukod sa maigsi? Kasi diba last week mababa. Naalala niyo si Moses pag may matindi kang ito, panalang, ano na rin ito, lesson na rin sa panalangin. Nabanggit ko sa inyo kanina, ito lagi nabanggit to. Panalangin, ano yung mga dapat at tandaan, ano yung dapat kasama sa panalangin natin? Ano? Sige po. Ayan, yung acts, di ba? Katatapos lang natin. Adoration, see? Confession. Thanksgiving. And then? Supplication. Ano yung wala doon? Alala niyo yung prayer ni Moses? Ano yung sinabi niya, papatayin na yung Israel? Ano yung panalangin niya rin doon? Ganun din eh, halos eh. Ano yung pareho dito? Meron siyang pinapaalala sa Diyos. Ba't ganun? Kasi ang Diyos, alam niya gagawin ng Diyos ang gusto niya. Pero nakikipag-bargain nga tayo eh. Alam niyo ba yung bargain? Kunwari, ayang anak ko kunwari, sabi niya. Ha? Tumatawa. Di ako naka-Stephen na, Tay, gusto kong manood muna ng ano, YouTube. Ay, si Peter naman, ano gusto mo? Gusto kong mag-computer. Gusto kong mag-games. Yun ang gusto niya. At alam niya, kailangan niya mag-aral, di ba? So, anong pwede mong gawin? Ha? O kaya gusto niya cellphone ni Peter, kunwari. Anong pwede niyang gawin? Ano? Ano nga eh? Specific. Pagka naging highest honor. Eh, mga gano'n, di ba? Naku. Tay, pag nagkaroon akong ganito, nagawa ko to. Diba? Grabe lang, may ganyan-ganyan pa. Biblical yun eh. Reward yun eh. Hindi naman lahat ng bata may ano eh. Cellphone, tsaka... Ay, karamihan po meron eh. Yun nga, minsan di tama yung mga magulang dun eh. Si Moses, gano'n sabi niya, Lord, huwag mo sa patayan. May pag-bargain siya, anong sasabihin sa atin ibang tao? Ganyan. Ito naman, remember now, O Lord, I beseech thee, how I walk before thee in truth. And with the perfect heart ngayon. Eh, paano kung di naman matino si Hezekiah? Anong ibabargain niya sa Diyos? Lord, alalahanin niyo, dati naglilingkod ako sa iyo. Kailan? Di naman eh. Lord, minsan, nag-church ka ako minsan. Late ka pa nga nun eh. Ibang hirap, eh, Diyos yung kausap mo. Basahin natin, by the way, kung gaano katindi pala si Hezekiah. Hindi siya yung sinabi niya sa 2 Kings, pero sa Chronicles po, sinabi po kompleto yung kwento doon. Ito po yung nangyari. Tingnan niyo kung gaano katindi si Hezekiah. Bilang hari. Saan ba 2 Chronicles? Ito. Ito po yung sinabi. Kwento ko muna kasi nga, karamihan ng mga tatay niya, loko-loko rin eh. Sa Judah, dalawa lang yung matino talaga dyan. Yan niya, isa si Hezekiah, tsaka si Josiah. Yung iba, kalahati, si Asa, Jehoshaphat, tsaka yun. Yun lang yung medyo. So sa panahon ni Solomon sa Hezekiah, ito yung nangyari. Ito yung sinabi sa kanya. Anong klase siya? Na hari. Makibasa niyo.
Everton yun. So, actually, pag binasa nyo pa yung second count na Kels, inisa-isa dyan kung paano na-revive yung, pati yung Israel na damay. Yun yung time na yung iba doon bumaba kasi sobrang loko-loko ng mga hari nga na Israel, di ba? Nagpadala si Hezekiah ng mga, gusto nyo dito, dito na kayo pumunta, mag-migrate na kayo dito. Kaya, kaya kung alam nyo yung mga Benjamites, di ba, sa New Testament, ano pa yung mga natirang tribes, Asher, yun na lang actually nabanggit, dalawa. Pero may mga, paano nila, di ba, pinatay na yung mga nasa north, hindi naubos eh. Kasi nga iba, nag-migrate. Yun ang kwento dun. And then dito rin na kay Hezekiah, banggit ko lang kailan to, di ba? Sa Proverbs naman, talagang dahil pag glory days talaga, gano'n, ang daming prosperity, ang daming nagagawa. Kaya mga history class yun, tingnan nyo rin yan, kahit boring yan minsan. Ganun at ganun. Kailan na-invento ang ganyan? Yung panahon ng ganyan, nung kanilang ka-unlakan. Laging ganun. Kaya nga tayo, alam na natin history, sana wala lang gera, para tayong mga tanga niyan. Kahit yung mga Arabs dati, mandaming accomplishment yung mga Arabs din. Nung tahimik sila, hindi sila, di ba sila Muslim? Hindi, Muslim na rin para sila nun. Pero, as a glory days, ganun po yan. So, kaya nung kay Solomon, daming proverbs, Hezekiah, nagkaroon din ng other proverbs, kinopya sa iba, na-compile. Okay? So, nakita niya ba, yun na yung pinaka-summary ko muna. Maganda yung pag-aari ni Hezekiah, basahin niyo na lang. At, sabi dyan, matino siya, lahat na, no? He seek his God. He did it with all his heart and prosper. So, pwede natin gayahin yan. Dapat natin gayahin yan. Amen? Amen. Eh, sinasabi niya dito, Lord, tandaan mo, lumakad ako sa katotohanan. Perfect heart, hindi yun kunwari lang. Parang politika natin ngayon, gagawa ng mabuti. Grabe yung mga, ano yung mga yan eh. Persecute natin si Kibloy, loko-loko yan. Agree naman ako sa iyo ngayon, pero nagpapapogi ka lang. Iba, nagpapapogi lang eh. Tagal namang na, ano yan. Manda ko, gagawa rin ng kalokohan. Siya hindi ganun. Ginawa niya yung kalooban ng Diyos, may katotohanan, at yung puso niya, tama din. Ginawa ko yung tama sa'yo. So, kaya ngayon pala, mag-ipon na kayo ng mga good works. Tandaan niyo ba yan? Mga bata, hindi, magtanda ako na sana, baston. Eh, paano kung magkasakit? Anong babargain mo sa Diyos? Wala. Amen? Amen. Ayun na. So, ano nangyari? Ayun na. Gumaling na siya. Si Hezekiah, paalis pa lang. Pinuntahan niya talaga, sinadya niya eh. Kaya laki ng palasyo, di ba? Hezekiah, ayusin mo yung bahay, mamatay ka na. Alam niya, totoo yun. Pupeta ng Diyos yun eh. Kasi Hezekiah, lalo trabaho niya, uwi na siya. Hindi pa siya nakakalabas. Kasi nag-pray nga si Hezekiah. Dinilig na agad ng Diyos. Actually, wala nga sa sinabi dito na, pansin niyo ba? Wala sinabi, huwag niyo patayin. Sabi lang niya, remember. Okay, parang the tip on the cross. Kailangan niya kaligtasan, gusto niya kaligtasan. Sabi niya, remember me. Alam na yun. Kailangan itong kaligtasan. Ganun din siya, remember me din. At umiyak siya. Anong significance ng iyak? Iba yung iyakin. Iba yun, ha? So again, dapat kita kasi ng Diyos ang iyong mamaya, makikita natin yun, sabihin. Anyway, yun na nga. Papalis pala sa Isaiah. Ay, sandali, balik ka dun. Sabihin mo kay Isaiah, I have heard thy prayer and have seen thy tears. Nakita niyo, alam niyo bang Diyos nakatingin sa inyo? Sa atin. Kahit sa mga preacher, lalo na. Amen? Kasi malagay na ganun din kayo dyan. Mare, may sinabi kayo, may ginawa, inisip kayo. Alam ng Diyos yan. Ngayon, yun nga yung luha, hindi naman, again, less artista ka. Obviously, hindi naman tayo artista. Feeling lang minsan. Nakita ng Diyos talaga yung pag-iyak ni Isaiah. Seryoso, sincere, naniniwala sa Diyos, pero may takot din siya sa Diyos at the same time. At nakikiusap siya. So, magandang ano rin to, pang
pang-debunk kasi may mga nagtuturo pa, maniwala kasi. Pag nangyari yan, gusto ng Diyos yan. Ang dami ngayon ng mga ganun ako. Nung una ko narinig yung weird na agad sa... Kasi siyempre, minsan kapakalat eh, nagagaya ng iba. Ay, ba't nabanggay sa akin? Oh, kalooban ng Diyos yan. Ay, ba't ka nawalan to? Ay, kalooban ng Diyos yan eh. Iingat kayo sa ganun. Ba't siya na-rape? Ah, kalooban ng Diyos yan. Pagpay natin. Ba't lumubog sa baba? Iingat kayo sa ganun. Hindi lahat nangyayari sa mundo gusto ng Diyos. Anyway, kaya nga tayo nalalaan, kaya nga tayo gusto all-winning eh. Intindihan niyo ba yun? Pag narinig yung mga weird na turo sa ganyan, tulungan niyo yung iba, sabi niyo, weird yan ah, nasa Bible yan. Kung ano lang kayo, you're up to the challenge. But anyway, ang linaw dito, nung nakita ng Diyos na si Hezekiah humingi ng tulong, umiyak, dininig niya yung panalangin. So, ibig sabihin na pag-pray, kaya kayo nag-pray, hindi wala lang. Obviously, mag may pinag-pray talaga tayo, panalangin natin, posible mangyari yon, lalo na pagkalooban ng Diyos. Ako, puro ang nasa utak ko na sa bagay. Ngayon, ako din ako nag-aano sa sarili ko eh. Pero salamat si Pastor Jun, itangkita lagi sa Facebook, mayroon sila ng sariling lugar. So, di pa malinaw kung nabayaran na, hindi ko na lang sa Koreano yon. Anyway, masaya sila, amen? Ganun din gusto ko tayo, magkaroon din tayo. Do, gusto ko na rin sana dito. Ang liit eh, di ba? Mas gusto ko dito sana eh. Uakit lang ako. Tapos na. Kaso, hindi natin, wala tayong pupunuin eh. Sigip na eh. Kaya ginagandaan niya natin preaching dito, pag-aaral, tapos konti lang nakakarinig. Siyempre, gusto natin marami. Amen? At hindi umaalis mo siya yung iba ganun. Ang liit naman. So, yun na lang sa utak. Pinapanalangin ko yun, pero... Ang Panginoon ang bahala. No? Pero kailangan pa na lang, hindi yung masyado kang passive. At karamihan sa inyo, ganun ha. So in a way, okay yung mga, okay din yung hindi ka matag dito, kapaghangad. Iba rin naman yung, eh pag alam mo na kayo kalooban ng Diyos eh, masama bang humingi? Pag alam mo na, hindi na masama. At alam mo rin yung puso mo. Kaya ako humingi ng sasakyan, ako na yung magusundo sa member, ganun. Kaya humingi ka ng magandang trabaho, kalusugan, talino, gagamitin mo yung sa maayos eh. Malakas ang loob mo, parang si Hezekiah. Nakikinig ba kayo? Daming lesson dito eh. Yung, kaya sa sinagot, sabi dito, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. So yun, dapat pag nag-pray din tayo, talagang makatotohanan. At dinilig ng Diyos, I will add unto thee to thy days 15 years. Medyo mahaba po yung 15 years. Kunwari, ano ka na, 50 ka na. Mahaba na yun. Saka, ganun pa rin. Again, alam na alam niyo, kung kailan siya mamatay. The rest naman, hindi siya mamatay. Na medyo, nakaiba yung blessing niya yun eh. Kasi kaya. So yeah, so yun. And I will deliver thee in this city and this city out of the hands of the king of Assyria and I will defend this city. So again, yung panahon na yon, ang pinaka-threat talaga yung malakas yung panahon na yun, Assyria nga, kasi kailan lang sa mismong ano ni time ni Hezekiah, sinakop na yung north. Ubos. Northern tribe. So pero sabi niya, parang una, dyan na yung kalaban, hindi ka makakabahan. Siyempre kakabahan ka, lapit na eh. Pero pangako ng Diyos, ililigtas kita dyan. At nangyari yun, actually matagal na nga eh. Si Hezekiah, sino anak niya? Si Manasseh, Amon, Josiah, and then meron pang tatlo. So ang tagal. Hindi agad siya, pero later nasakop din, kasi Babylon na. Pero still, tinupad ng Diyos sa kanyang pangako. So si Hezekiah, doon may magagawin, hindi ka maganda yung ano ni Hezekiah later sa next week. But still, andun yung blessing sa kanya. Okay. So ito yung actually malaking miracle din sa buhay ni Hezekiah. Kaso, dito nyo kakailanganin yung inyong Bible kasi. Sabi dito, this shall be a sign unto thee from the Lord that the Lord will do this thing that him hath spoken. So alam natin, imposible yung gagawin nyo, mahirap.
Mamatay na nga siya. Actually, may sakit nga siya. Alam niyo po yung mga sakit dati. Kahit naman ngayon, lalo pag mamaya sabihin niyo sa panalangin niya dito, parang ramdam niya na eh. Again, pag pinati si pastora. Kasi madalas nagkasabi siya kasi naramdaman niya. Doon kahit sabihin mong sinasabi ng doktor, matagal pa yan. Ano. Pag nararamdaman yung sakit na hindi malamang saan nagagaling, tapos pag di ka nakainom ng gamot, parang mamatay. Talagang, kailan kaya mamatay? Kaya pa ganun ka talaga eh. Ganun din si Ezekiah. Yung gusto sabihin doon, yan. So, kaya gusto niya magkaroon ng sign. Hindi naman sinabi dito, pero siguro dahil pag alam mo 15 years ka pa, may pwede ka mang gawin. No? So, nanghingi siya ng sign. So, ibang lesson na naman to. Nakalala niyo si Gideon. Minsan, di rin tama manghingi pa ng sign eh. Actually, yun ang lesson pala dito. Hindi maganda. Sinabi na nga ng lingkod ng Diyos. Sinabi ng Diyos daw. Gano'n ba ka-reliable si Isaiah? Sobrang reliable niyan. Doda ka pa? Hindi, gusto ko ng sign. Huwag natin gayahin. Pero, pinakita niyo ng Diyos sa kanya. Kaya tingnan niyo sa, ano niyo, 2 Kings. Ganon din yan. Kaso, ang pagkakaiba dyan, tinanong siya, no? Sabi dyan. Tinanong siya, anong gusto mo? Add forward o backward? Kunwari, sabi natin alas 3 na. Anong gusto mo? 10 degrees ba dyan, sabi din? So, hindi ko alam ilang minuto yon. Pero, kasi iba yung degrees, iba yung minuto. Okay, kung nakita niyo yung, hindi po pwedeng sukatin yan ng, ano eh, sukat lang eh. Ganun nga, pero actually hindi ibig sabihin yung kalahati niya na sa alas 3. Hindi ganun. Mas mabilis lumubog yan pag andito na. Anyway. So kaya tinanong siya, ano gusto mo? Para maniwala ka. Dito sa Isaiah, sinabi lang niya na backward na. But anyway, ano sabi dyan? Punta nga rin ako dyan. Ayan, is it the lighting? Kasi parang madali nga naman na mag-forward. Kasi parang nahihilo ka lang. Uy, sabi natin 20 minutes yung 10 degrees. Okay? O 30 minutes. O isang oras. Impossible actually na bumalik yan, di ba? Yes. Alam niyo ba yung sundial? Sinabi sundial, kahit sa batibot may sundial. Eh. Alam niyo yung sundial? So hindi nakakalam sundial. Dati wala silang relos. Tinitinglan lang lang yung araw kung saan yung shadow. Ay, alas 3 na. Hindi nyo na alam yung kasi cellphone nyo na lang eh, no? Pero meron dati nyo sa Nayong Pilipino ba yun? Meron na. Basta na ganun lang. Alam. So ngayon, kung yun nga, sabi natin alas 3 na, hindi yung babalik kanina. Nung alauna, andito, alas 2, andito, alas 3. Hindi babalik yan ng ganun. Kasi palubog na yung araw eh. So kaya yung sundial mo, pataas ng pataas, mabaliktad yan, okay? Alas 12, etirik. Sa gitna. So, pag ganun yun. Ayan. Sabi ng yung isang imamastro, parang yung nasabing, ano, mas madali daw ng pa-forward. Nasa palagi ko naman, mas madali yun kasi nga ba, parang nalingat, nalimpungatang ka lang, gumanun eh. Eh, ganun naman talaga ang direksyon nun. Kaya magaling din sa isa, kasi kaya. Gusto ko pabalikin mo. Kasi posible yun. Paano yun? Huminto yung rotation ng Earth. Anyway, yun nangyari, no? So, naniwala sa Diyos. Okay, yun ang pagkakaiba ng 2 Kings sa Isaiah. So, tuloy na natin to. So, ito na. So, ito na yung panalangin. Or actually, parang sabi dito, writing, you know. So, ibig sabihin, gumaling na siya, nagsulat siya lang parang naalala yung sinibong at nisal, ganun din eh. Parang tribute ba? Okay? So, nagsulat siya lang parang kasamang testimony plus praise. Tingnan natin yung tatunan natin dito. The rising of Ezekiah, king of Judah, when he had been sick and was recovered of his sickness. Okay? So, kukwento niya ngayon sa atin para magkaroon tayo nung ano yung na-experience niya. Para malaman natin, I mean. Sabi dyan, I said in the cutting off of my days. Ano yung cutting off of my days? Yung sabi nga kanina, parang alam mo nang mamatay ka na.
mga hari, malusog yan, lahat. Masarap yung nakain yan. Potentado yan, hindi nakakainin ng leon. Dahil yung mag-guardia yan. So, in-expect niya siguro, mamatay siya na 70, 80. Eh, kung mamatay siya na 50, ala kang ano nun, nabawasan. Kasi nga, parang damdam niya, kasi may sakit siya. Kaya sabi, I shall go to the gates of the grave, I am deprived of the residue of my years. So, malungkot siya kasi ang normal na hari, normal na tao, ganito. Ako, ganito lang. Namatay ako maaga. I said, I shall not see the Lord, even the Lord in the land of the living. I shall behold man no more with the inhabitants of the world. So again, ha, huwag natin misinterpret to. Obviously, pag ligtas ka, langit, kasama mo ang Panginoon. Kasi, kaya sinabi niya in the land of the living. Ibig sabihin, actually, pinaka-ano natin mamaya, tama, masaya naman mabuhay, di ba? Lalo tayo mga ligtas. And then, naglilingkod ka. Gusto mo maglingkod lang sana, lagi. Sana masakay, masaya pa kayo doon pag naglilingkod kayo sa Diyos. Hindi halata sa iba eh. Ito lang, okay lang, give yourself time, pero sana, ganun tayo lahat. So, ayun yan, no? Parang mamimiss ko yun. Pati mga tao, hindi ko na sila makikita. My age is departed and is removed from me as a shepherd's tent. Ano meron sa shepherd's tent? Parang temporary lang. Sa New Testament, yung tent, parang kinumpara sa katawan natin yan. I have cut off like a weaver my life. He will cut me off with pining sickness. So, masakit. At saka yung sakit niya po is para siyang pagpining, parang ang nagde-degrade po yung iyong katawan. Ha? Ha? Parang cancer. Pero kasi nasabihin dito yung sakit. Ano sakit na yan? Alam niyo ba? Boys lang eh. Baka yun sabi ko, hindi ko nasabi kanina. Pero alam niyo, may mga sakit na parang kala mo sugat lang, meron pala sa loob. Yung si Asa, ganun, elephant chassis eh. Sa labas lang yun, pero namatay din siya dun eh. Lalo, hindi kasi dati nila lang gano'ng, parang cancer siguro, yan. May cancer ka sa, saan mo nagkaka-cancer? Sa skin cancer. O, baka yun yun. Boys lang sabi kasi wala pang pangalang ano. Nakakamatay yun. Ayun, madami. May ano din dito eh. Pero masakit. From day even to night, will, naalala ko tuloy si Job, no? Will thou make an end of me? Napahirapan siya ng Diyos. I reckon till morning that as a lion, so will he break all my bones. From day even to night, will thou make an end of me? Natapusin na siya. At pero pag sabad na akong napasok yung layo, kasi kapag masakit yung katawan mo, alam na, no, parang kang nilalamon eh. Nalungkot, di ba? Like a crane or a swallow, mga ibo naman to. So did I chatter, I did mourn as a dove. Mine eyes fail with looking upward. So nag-pray naman siya matagal na, pero bakit siya, ba't siya lagi nakatingin sa taas? Palagay niya. May mga biro yung pastor. Eh. Abad, backslide ka na naman. Pray ka pa ba? Tumitingin ka pa sa taas? Ang lakas ng... Pag binigyan ka ng sakit ng Diyos, titingin ka rin sa taas kahit ayaw mo. Pwede ba yun? Pag nagkasakit ka, hindi nakahinga ka. Hindi, totoo yun. Saan ka? Pag nakaratay ka na, sa taas ka din titingin. Both literally, tsaka ano. Saan mo, Stephen? Kaya yun. So, pero siya ay daw, ano? I am oppressed, undertake for me. What shall I say? He hath both spoken unto me and himself hath done it.
I shall go softly all my years in the bitterness of my soul. So, kasi nga, parang joke nga ito, parang alam niya, mamatay na siya, sobrang hirap ng kanyang dadaanan, ang Diyos ang gumawa nun sa kanya. Hirap, di ba? Parang joke. O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit, so will thou recover me and make me to live. So bigla siya na nabuhay, ano? Sa siya kumuha ng pag-asa, hindi na binanggit eh. Obviously, yung sinabi niya na siya ni Isaiah. Pero ano yung nakita niyong positive dito sinabi niya? By these things men live. And in all these things, the life of my... and all these things is the life of my spirit. Ano yung things? Wala, hindi sinabi, di ba? Pero pag... itong NDR ang sinatong alam. Putol. Red na? Play natin. Ano pa next sa red? Violet. Torrential. Hindi nyo alam yan. Violet. Play natin ang bawat isa. Tapusin na natin. Hindi. Yan, nasa north naman eh. Actually, sila yung delikado. Ano nga yung distinct? Yung sabihin lang, nagkaroon siya ng pag-asa. Alam niyo pag... ang sinasabi niya, yung mga tao, ganito naman talaga. May pagsubok. Parang ganun eh. Ang bagay na to. Yung sabihin, ganyan din tayo. Dapat ma-realize natin. Alam niyo ba yun? Kahit saan na, may sakit ka. Yan, talaga, pagsubok lang yan. Naubuhayan ka na agad eh. Ang sinasabi sa 1 Peter din. Yung mga pinagdadaanan mo, lahat yan, lahat, pinagdaanan din ng mga kapatid mo. So magkakaroon ka na, ano, hindi yung, lang pag-asa, sisihin mo ang Diyos. Anyway, tuloy natin. Behold, for peace, I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. For thou hast cast all my sins behind thy back. So, medyo naiging talinhaga na. At pag ganito po, may mga pinapasok ng Diyos na ibang bagay. Naalala niyo sa mga ibang, ano rin sa Isaiah, biglang pumapasok end times. Sisay natin na, behold, for peace I had great with, anong sabihin ng for peace para sa kapayapaan? I had great, had yan, had. So, kasi nga, gumaling na siya dito eh. Naintindihan niya na ngayon, na kaya siya binigyan ng pagsubok para sa kapayapaan niya. So anong lesson nun sa atin? Pagandong nga sa pagsubok na doon ka mismo sa period ng pagsubok, may kalooban ng Diyos, may purpose ang Diyos dyan. Okay? At alam niyo na blessing yung peace. Later, magkakaroon ka ng kapayapaan, gumaling ka na, nakalimutan mo na yung mga masakit mo, gupuri ka sa Diyos eh. Ay, may kita natin yung pinaka... ano dito? Finale. Maganda. Basta ano nyo lang yan, ha? But thou hast in love to my soul delivered it. So, ibig sabihin, kaya siya minalis ng Diyos sa ganun. Niligtas siya. Mahal siya. Okay, malinaw naman niya sa Diyos. Lalo sa testimony ni Hezekiah, mahal din niya ang Diyos, ang kanyang kalooban, ginagawa niya. So, tayo din pwede tayong maasa ng ganun. From the pit of corruption. Ito yung medyo, ano yung pit of corruption? So, ang literal interpretation niya, no? Yung parang kanina, mamatay, pit. Pit kasi is a hukay. Corruption, malulusa or may sira. So, bakit soul? Kasi nga po, nung ikaw naman talaga yung soul eh. Okay? Hindi ko napatagalin na, pero nung Old Testament maraming panahon, kaya nga yung mga Jehovah's Witnesses ata, nagkakamali sila, sabi nila, kaluluwa ka daw. Walang katawan, kaluluwa. Baliktad naman sila. Kasi binabasa lang sila sa ibang bahagi ng Bible ang tawag sa tao, kaluluwa. Hindi.
tama na may kaluluwa ka, may katawang ka rin. Pero minsan ang tawag sa kaluluwa sa tao, kaluluwa. Kasi ang importanteng parte ng tao, kaluluwa. Okay, binilisan ko na lang kasi nakasara ako sa mga ganyan ano eh. So huwag kayong papaloko doon. But still, kaya parang nagtatouch si Ezekiel dito or si Isaiah kasi nagsulat nito eh. So mga ganong bagay na ang importante sa Diyos, ang kaluluwa mo. So mas magandang yun ang unang maligtas. Pero again, ang literal application nito is yung katawan natin. Niya, okay, katawan niya na. Hindi siya mamatay, obviously, wala pa siya sa grave. For thou hast cast all my sins behind thy back. Yun yung again, intindihan natin. Kaya pala daw, okay, literal muna tayo. Kasi pag for, because. So yung kasalanan pala natin ay, pwede ka bang patayin ng kasalanan? Lahat actually ng, napan ako. Lahat nga na masama din sa mundo, kasalanan ng source niyan. Yes, even kamatayan, obviously. So, sikat na sikat nga yung ating Romans 6:23, di ba? But for the wages of sin is death. E, ganun din yun. Kaya tayo, ina-apply natin sa kaluluwa yun. Kasi nga, yun din naman talaga ang pinaka-importante nga. Pero dito, parang sinasabi niya, kaya mo, hindi mo na mapatay ngayon. Kasi yung kasalanan ko ay medyo, hindi mo na pinansin. Cast it behind my back. Die back. Binali, wala. Okay, so nakakasunod pa ba kayo? Nag-ano tayo? Nag-parallel kasi tayo sa literal, saka spiritual, yung mababaw, saka yung malalim. Ito na, simula 18, natapusin na natin. 4 na naman. Anong sinasabi ni Ezekiel dito? Lord, bigyan mo pa ako ng buhay kasi pag namatay ako, ipatay na ako. Pero sabi nito, Lord, yung hukay, hindi ka pupurihin. Nakakasulat pa ba kayo? Ganito yan. Parang yun nga, sabi ko kay Peter, gusto mo mag-cellphone, gawin mo yung gusto ko. Kasi nag-bargain na kami. Hindi, ayoko. Paano kung naging matigas ako na, basta kahit ano mga ayoko, itong, wala cellphone. Talagang tinuldo ka muna. Ano pwedeng gawin ng anak mo pag sobrang ano ka na? Sobrang mag-rebelde. O sige, yaw mo ako, hindi naman mag-aaral. Ganun ba? Huwag yung gagawin yan, ha? Kaya sa mga tatay, syempre, okay, balance kasi dapat yan. Kaya, ang sinasabi ngayon ni Ezekiel dito, Lord, sige, pwede mong patayin. Wala magpupuri sa'yo. Hindi naman sa wala, pero alam nga natin yung magnitude ng righteousness ni Ezekiel. Ginamit siya ng Diyos. Kaya yung binabargain niya, Lord, alam niyo, ang daming naligtas, ang daming nagpuri sa'yo dahil sa akin. Hindi siya nagyayabang, ha? Nag-bargain nga siya. Kaya pinaalala niya sa Diyos, the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. Ito yung ginamit ko palang, ano, naalala niyo, yung verse natin sa New Year, naalala niyo. Anyway, they that go down into the pit cannot hope for thy truth. Yung truth na naman. Nalala yung kanina, paulit-ulit yung truth dito, pati sa hanggang matapos to. Yan. Diba? Importante yung totoo kasi ganito po. Misa iba nagpupuri, grabe yung praise and worship nila. Ako sila, inaalag ko kasi si Brad mayroong suggestion sa akin yun eh. Sermon, okay din yun eh. Kaya inaalag ko na naman yung CCM, FCC, ano ito, mga ito pa. Baliktad lang eh. Pero yung pala, non-denom. Nako! Ang yayabang niya mga yung pala, kahit mga Katoliko eh. Amen, amen. Anong amen yung Katoliko? Ito po yung pinaparada na namin yung ano namin. Hindi lahat na nagupuri sa Diyos, na nagmukhang nagpupuri at nagsasabi nagupuri sila, nagupuri talaga. Kasi ang tao magpupuri sa katotohanan. Kaya huwag na huwag tayong papayag. Kaya ang galing ng ano niya dito, banat niya dito, alam niya rin. Yung celebration na meron ako, dahil kilala kita, hindi kayang gawin na iba yan. So, binabargain niya. Kaya ngayon, ano? Kaya ito dapat yung,
ito pwede dito, pwede ito yung title din, The Living, The Living. Ba't inuulit? The Living, The Living! Sabi niyo, may mali, oh, may inuulit. Hindi yung mali. Verily, verily, I say unto thee. Ibig sabihin, importante, inuulit niya, siya marinig ng Diyos, in-emphasize niya, Lord, yung patay, wala na, yung buhay, yung buhay. Ito yung magpupuri sa'yo. Nakatulad ng ginagawa ko ngayon. Kaya dito pa sa yung title natin, the Father to the children shall make known thy truth. Alam na rin yung tao, madaling mamatay. Wala, inaano ko yung history natin kasi inaalam ko yung history ng CCM. Ang hirap panapit kasi businessman lang yun. Paano nagkaroon ng nakaisip pag Bible study? Ganun lang sinasabi nila eh. Nung nagdi-dip ano pa ako, meron palang pinanggalingan din. Eh sabi naman yung pastor dito, galing daw Baptist yan. Eh sabi nung nakuha sa internet, parang galing sa Nandinom. Kaya show ganito yung pastor niya. Nung inaang pastor niya, wala, hindi kilala. May di po yun. Hindi ko nasabi yun. Yan, so yung mga churches, paano nila papasa yung katotohanan? 2 Timothy 2:2. Tingnan nyo na lang dyan. Second Timothy 2:2. Ready, go. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ganun po yan. Kaya po, makatawa kami sa itong mga eh, paano nyo malaman kung ganito ako galing, yung Pentecostal, ganyan. Eh, kausap ko actually si Meta AI, yan, kausap ko ngayon. Kasi, tingnan ko lang para, alam nyo rin, no? Kasi biglang nag-appear sa ano natin, di ba? Ang kahit paano useful, eh. Di ba? Saan na ba ako? Yan, CCF, saan magaling yan? Yung... Tinanong ko rin, natatawa ako eh. Kaya saka natin na right time. So kasi ganito po yan, parang malaman nung tunay yan, alamin mo rin, siyempre tinuturo. Eh kasi yung mga sisip, ginaya na tayo niyan. Okay, kunwari. Obviously, sa King James, hindi tayo ginaya niyan. And by faith, by grace through, lahat naman eh. Kahit Katoliko, sasabihin lang by grace through faith eh. Pero kunwari lang, kasi mamaya, but also, gaganon yan. Tradition and works. Ayun na, ituloy ko na lang ito. Kaya ganito, paano may papasa nga? Alam nyo, mga Baptist dahil matagal nang patay eh. Alam nyo ba yun? Inuubos na. May dumi na kanina yung libro. Nabasa mo? Ilang buwan na sa'yo yun? Dalawa. Asang, ilang page ka na? Dalawa din. Maganda, tinatapos yun ng at least 5 days. Ang ganda nun. Diba yung mga Baptist pinapatay? Ba't lumadami? Ganun na yung mga Kristiyano eh. Yan, so ngayon, pasok tayo dito. Yung, itong mga manggagaya, ang akala nila, hindi nila i-acknowledge yung tunay. Gagawa parang CCF, gagawa sila sa sarili nila. Kala nila okay na yon. Pero tanong, saan ka gagawa ng turo mo? Patulad ko ngayon, sinasabi ko lagi, ito yung kinwento ni pastor, ito yung ganito. Paano ikaw, ikaw yung nagsimula? No? Diba? Magbasa ka ng Bible, ganun din. Ito yung tinuro ng mga tatay ko, ito yung tinuro ng apostol, ito yung tinuro ng Panginoon. At mga tinuro pa ng mga tatay natin, yung mga church na CCF, paano sabihin yun? Ang laki ng tatalo ni nila. Plus, wala rin sila eh, hindi naman sila King James. Ano naman sabi? Anong Bible nyo? Basta Bible. Ang tinignan nyo doon. We believe in inerrant, walang mali ang Bible. In the original. In the original. So ngayon, yung Bible mo may mali. Ganun yun. Just mali. Ayaw mali. Itong King James, walang mali dito. Ano nyo, may mali dyan eh. Ano ka, bante?
Walang mali dyan. Kayong mali. Amen. Anong mali dyan? Spelling. Kaya na lang, may ano. Ay, bastos yung King James yan. Biro mo yung Diyos. Sinabi, ghost daw, Holy Ghost. Hindi na intindihan. Nauna yung term na yon, ghost. Kung alam mo may ghost ngayon na Casper, na sino mang ghost ngayon? Casper the Holy Ghost. Sila yung gumamit ng term sa mali. Ngayon, sa panahon natin. Nung panahon sa King James, yung ghost, spirit din yan eh. Hindi binabastos, hindi ka marunong ng timeline. Ano yung dahilan yun? Yung grotaw, yung Diyos ng ghost. Anyway, sige, tuloy ko na lang ito. Ganun sasabihin. Nag-bargain siya, Lord. Salamat. Yung mga buhay, magpupuri sa'yo. And then, dahil buhay ako, di ako namatay na maaga. Tuturo ko din yung katotohanan mo sa anak ko. Yung anak nyo ko, turo sa anak niya. Ganun po tayo dumadami. Nagpapatuloy ang tunay na lingkod ng Diyos. Ganun nyo. Walang record mo yan sa ganyan. Record mo sa... Ito na yung Bible, ito na yung record natin. Amen. May binigay sa atin po ng Bible ng Diyos na ibang record na nagtutugma naman sa Bible. Okay yun. Kasi naiintindihan natin yung sabi, Bible lang. Ang haba naman yan. Ang iksi naman yan. Ano ba talaga? Iba ganun eh. Hindi niya alam. May Holy Spirit na, yes, may record dyan. Pero katulad ng ginagawa natin, isang chapter ito, ang dahil ko sinabi. Ay, saan ang galing yun? Papalaman lang ba ako dito? Hindi, lahat yung may kinalaman pa din sa nag-usapan natin. So yun, so the living shall praise thee, Lord. Buhayin mo ako para mapuri ka lalo. And then papasok ko pa to. Hindi lang siya yan, obviously. The more na tumagal pa yung buhay ni Hezekiah at ng ganitong magnitude ng paglilingkod niya, ang dami maliligtas, ang dami mga disciple pa. Ganun po mga ipag-bargain sa Diyos. Ipapasa yung katotohanan. At of course, gusto ng Diyos yun. Amen? Amen. Tuloy natin, the Lord was ready to save me. Alam niya, kaya ng Diyos ang iligtas eh. Yun yung dapat ganun tayo. Hindi yung ihingi ka, Lord, iligtas mo ako. Butas na yung baga ako kasi makinginom ako eh. Alam mo, ililigtas mo ako. Pinipesin yung loko mo. Na may kasi yung sakit niya dito, hindi natin alam eh, di ba? And, makakadalate po tayo sa ginawa niya dito eh. Wait, tuloy ko muna ha. Ay, nahihirapan ako eh. So, ang Diyos, pag sinabing ready, kaya, nakahanda, di ba? Kasi Diyos, kaya magligtas ngayon na, pagalingin ka niyan. Therefore, we will sing my songs to the string instruments in all the days of our lives. And thousands of dollars. So, ang dami kong magusta sabihin. Alam niyo ba nung na-revive si, nung Israel, nung panahon ni David, isa sa mga ginawa niya, kaya sinasabi ko sa inyo kanina, ginagawa natin yung pagpupuri, pagtugtugan, awit, napaka-importante niyan. Pansin na pansin niya, nalatang-alata niya sa halala especially. Dito, okay-okay pa tayo, nakakabwede na tayo. Doon, kasi hati tayo. Alam niyo, hirap yung mga yan na ma-encourage kung sila ay tayo mismo pari tayo na-encourage. Pagtugtog, pag-awit, parang kayo tinatamad, lalo kami. Ayusin natin. Amen? Amen. Importante sa Diyos yan. So, sabi ko kanina, si David, alam niyang, bukod sa musician din siya, alam niyang malaking tulong yun. So, nung panahon pa lang ni Moses, tinuruan sila ang kanta. Bakit? Importante yung kanta. May message yan. Hindi naman tayo katulad ng mga ECF. By the way, yung ginawa mo kanina ba, na kuha mo, yun lang maganda. Di ba? Ganun lang. Alam mo, may difference ba di? Yan. Nasaan na ba ako? Panahon ni Solomon, ganun din. Ang daming singer. Di ba lagi nababanggit yun? Ito yung singer, ito yung singer. Importante yung music. And then, dito kay Hezekiah, ganun din. Pag binasa yung 2 Chronicles, ni-revive niya yun. Dahil ang Diyos dapat, purihan siya. Tapos, lalempot-lempot magpuri. Yung mga karinig, yung maawit, ang pangit naman. Hindi tama yung lyrics. Importante sa atin yan. Kaya inabanggit na naman yan. Nung nagpapasalamat na siya, gumaling na siya. Therefore, we will sing my songs. Gusto niyang purihin ngayon ang Diyos. Nagpapasalamat siya dahil siya iniligtas. wala naman tayong pwedeng gawin sa Diyos na ano magagawin natin sa Diyos. Ibigay sa atin Diyos. Solve, no? Okay yun. Pero minsan kasi pag yung awitan,
Itataas talaga siya. Amen? And all the days of our life in the house of the Lord. So again, ha, yung ginawa sa David, ganun. Araw, gabi yun, 24 hours may nag-aawit sa temple. O siguro, iba, nagising, gusto mag-pray, nakikinig yun. Okay? Sa atin, YouTube na lang. Kasi yung baka makanta dito? YouTube. Playlist natin doon. Tapos na natin, for Isaiah had said, let them take a light. Ito malatawa kasi sa sinarado niya na ba, 2 Kings 20, inuna to eh. Inunang sinabi, paano ba siya gagaling? Ano bang sa, alam niyo ba lahat ng sakit, alam ng Diyos ang gamot dyan? Siya gumawa niyan eh. At di kanya gustong patayin, pahirapan lang. Wala lang. No, alam niya rin yung gamot. May kasalanan, alam niya yung kapatawaran. Handaan niyo yan. Kaya sabi dito, dati hindi ko rin tinakuha yung detail na to. Pero, naalala ko tuloy si Jesus, naalala si Jesus. Minsan may sinasabihan lang siya, gumaling ka na. Yung bulag, makakita ka na. Pero may mga panahon din na, nilagyan niya pa ng dinuraan, mads. Ba't ganun? Hindi ko alam. Siguro dahil, parang pinapakita niya na, ano, parang kahapon po. Kasi nga, ang sama na ng aking, ano, sakit na ng likod ko. Ito talaga yung sakit ko pag medyo natuluyan ako eh. Naalala ko yung mga herbal ko sa taas. Meron ako doong peppermint. Meron ako doong Dibix. Ano yung ano? Ibigay ko sa inyo? Oregano. Sobrang tapang nun. Medyo na ano naman ako, maso, ilang oras lang. Nag-pray nyo pa rin ako, amen? Buti ka nakakasigaw ngayon eh. Kanina talaga. Alam nyo ba, Diyos, alam sa ang gamot dyan. Yung ginamot, sakit lang. May sakit ka? Ito lang yan. O, sabi ng Diyos, gumawa ka ng a lump of figs. Eh, yung figs, napaka-common sa kanilang panahon. Alam nyo, nabanggit ko sa inyo last time yung, ano, di ba, mga damo. Huwag kang, hindi mo. Kaya nga, andyan yan, para sa atin din yan. Namatay na ako, pinabayaan ako ng Diyos. Kung natin, ano sakit mo? Diabetic. Ang mahal sa doktor, Lord! Mahal naman eh. Gusto mo sigaw mamatay. Tumingin ka nga sa labas. Ano yung andyan? Damo. Ang daming gamot na damo lang. As in damo. As in damo. Yung kailan lang binabasa ko yung ano, goose grass. Alam niyo may goose grass? Kung anong siguro, malamang sa hindi kung ano yung alam yung grass, yun na yun. Ganun siya, common. Carabao grass, goose, ano dami yan eh. Mamatay, tiwala ka sa Diyos. Yung fig, sa panahon nila, sa lugar nila, very common din. Biruin mo, hari. Ano nagawa ng doktor nung panahon niya? Wala. And just na. Sino ginamit? By the way, hindi nakiusap sa kay Hezekiah direkta, sa lingkod ng Diyos. So another lesson na naman yun. Hindi ako doktor ha. Pero pag-try natin lahat, kaya ako na, pansin ko si Pastor ganun din. Ako, inaalam ko din. Kasi hindi talaga imposible. Nalaman mo yan, lalo na pagkaramihan ng pastor, sinasabi ganito, anong kayong ano, anong tawa-tawa, gamot daw saan yun? Dengue. Ay, niwala ba kayo doon? Eh, mga ano yan eh. Ang dami nagpapatotoo. Ang kumukunta dyan, mga doktor, tsaka Big Pharma. Banggit ko sa inyo sa COVID na naman tayo. Ganun talaga eh. Ni-research nila yun eh. Yung ivermectin, very safe. Very effective. Anong ginawa nila? Siniraan. Nakakasalot pa ba kayo? Ang dami na naman matay, tapos yung ivermectin na ginagamit sa ibang lugar, sa India at sa Japan, sa halip na, ito pala yung sagot eh. Pangin niya, sa mga kabayo lang yan eh.
ganun pa yung inano, siniraan pa. Kasi may talagang gusto nilang kumita. Ayaw nilang malaman. Anyway, yun yung lesson dito. Tanungin mo lang pala likod ng Diyos. Siguro dahil alam mo na, likod ng Diyos. Involved lang. Alam niya yung totoo, hindi siya yung katulad nung may pera ba dyan. Hindi ganun eh. Ganito lang gawin mo, Isaiah. Sabihin mo sa kanya, kumuha ng figs. And laid for a plaster. Pag sa'yo, plaster, plaster po yan eh. Kasi yung parang... Gumaling! Hindi ko alam paano nung 15 years, pero gumaling siya. Kaya sabi dito, kasi kaya also said, what is the, ito yung medyo nagpaguloy, pero tinignan niya dyan, ito yung sinabi niya ng una. Yung sa, bago siya maniwala. Okay, bago yung sun is pabalikin. So, yun lang, tapos na tayo. So ngayon, alam niyo na yung kwento ha. Ako, hindi ko nga na anong... Ganun ni Pastor to eh. Pero lagi niya nababanggit lang tong kwento na to. Pero ang ganda ng ginawa na, ginagawa natin kasi iniisa-isa natin eh. Hindi yung masabing di finish dito. Ang title natin? The Father to the Children Shall Make Known Thy Truth. And subtitle with The Healing of Hezekiah. Dahil di siya pinatay ng Diyos, dinelay. Anong gusto natin gawin na sa buhay natin? Na-realize siya, mabiyan, mamatay din pala ako. Anong gagawin ko sa yaman ko, sa talino ko, sa impluensya ko? Anong gagawin ko kaya? Anong dapat mong gawin? Ano, yun na yun. Maglingkod ka na sa Diyos. Hindi sinabi sa Ecclesiastes 12. Anong gagawin mo? Kapakasarap, mamatay. Kung ligtas ka, doon ka magpapakasarap. Eh, anong gagawin mo dito? Abang dito ka pa. Ang lingkod ka na sa Diyos. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. We pray na kayo pong pala sa amin. O Panginoon, ingatan niyo po kami sila sa pag-uwi nila, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na masyadong lumakas pa. Ito po yung napakalayo naman ng bagyo. But we pray, Panginoon, ang favor niyo, Panginoon. I-spare niyo kami, Lord, sa anumang baha. Lalo yung mga andun sa mas lalong apektadong lugar sa Lord. I pray, spare niyo po, Lord, kami. Tawarin niyo naman kami. Ang kasalanan, ma-realize ng mga Pilipino, Panginoon. Kayo po may hawak ng lahat. Katulad ng nangyari dito, Panginoon. Napakalinaw. Kung siya'y nanalangin, siguradong mamatay na siya. Malala na yung kalagayan niya. Dahil siya nag-pray, pinakinggan niyo naman. Nangyari ang imposible. So, pwede apply din sa lugar namin yun, sa Pilipinas, Panginoon. Kahit bagyo pa yan, huwag na manalangin, makikusap kami, Lord, sa inyo. Sa iyong buhay, Panginoon, anong pinagdadaanan namin, sakit, laan ninyong bawat isa, pero ang lesson na natin, makita namin, kayo po yung may hawak sa mga ganitong bagay. Therefore, at manapalataya kami, at tayo buhay din namin, dapat tayong buhay, kayo makukulihan sa aming buhay. Ito na namin yung bargaining chip ni Hezekiah dahil siya naglingkod. Napakalakas siya, Panginoon, na mag-bargain sa inyo. So, ganoon din po kami, mag-ingat, mag-ipon kami ng good works sa anak niya dito, Lord. Later, kung sakaling dumating sa panahon na may kailangan mag-bargain sa inyo, humingi kami ng medyo matinding bagay. Kami po yung makakahingit, makakalapit sa inyo, Panginoon. Malakas po, Lord, kayo mag-ingat again. Ingatay po ang bawat isa. Dali niyo rin kami ulit sa Sunday, Brother James, sa Sabado, bigyan kami ng magandang weather, soul winning, Lamport. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.